Yo, what's up mga kilonggo, it's me again, Sid, and welcome back to my channel. So ngayong araw mga kilonggo, no, magpapaalam na tayo sa Gimbal, sa Municipality of Gimbal, kasi uuwi na tayo ng Negros Occidental. So from Gimbal, didiretso tayo sa Dumangas Port, kasi dun tayo sasakay ng Roro papuntang Bacolod, Negros Occidental. So today is April 25 and time check, it's 10:14 in the morning. So ayan mga kilonggo, no, nakita nyo sa previous video natin na gumawa tayo ng video about anong mga requirements if tatawid ka papuntang Negros to Iloilo. So ngayon, gagawa tayo ng video all about yung mga requirements na kailangan nyo if pupunta kayo ng Iloilo to Negros. Kasi maraming nagtatanong mga kilonggo sa previous video natin. So mamaya ay sasagutin natin yan. Stay tuned lang kayo. So ngayon mga kilonggo, tinanggal ko yung silencer ng aking muffler. I don't know if naririnig nyo ba ako o hindi. Naka-open pipe kasi ako ngayon mga kilonggo. Sobrang init mga kilonggo. So ngayon mga kilonggo, no, nakalabas na tayo ng Gimbal. Thank you Gimbalanons, no. Nag-enjoy talaga ako sa stay ko sa Gimbal. At ngayon, nandito na tayo sa Tigbawan. After Tigbawan, Uton. At after Uton, didiretso tayo ng Circumferential Road. At lalabas tayo ng Coastal Road. At yun, dire-diretso na yun papuntang Dumangas Port. Solid talaga yung tunog ng SC Project mga kilonggo. Alright mga kilonggo, no, buti na lang nawala yung init. You know what mga kilonggo, no, yung biyahe from Gimbal going to Dumangas Port, yung estimated time is 1 hour. Matagal-tagal pang biyahe mga kilonggo, no. Kamote, oh. Yun yung isang problema sa daan mga kilonggo, no. Yun nga yung sinabi nila, kahit anong ingat mo, pag yung ibang tao ay hindi nag-iingat, madadamay ka. Kaya dapat, kapag gumagamit ka ng motor o sasakyan, dapat yung focus mo, nasa road. Dapat palagi nandyan yung presence of mind mo. Nasa sayo kasi yung decision mga kilonggo, no? Just matter of seconds, dapat ganun kakabilis mag-respond. Yung reaction time mo mga kilonggo, no? Yung reaction nyo, dapat huwag ma-delayed. Kapag na-delayed ka ng mga ilang seconds sa inyong decision making, sa inyong reaction, at yung scenario nyo is parang 50-50 ka na, ay talagang madidisgrasya ka. So dapat, hinahinay lang tayo mga kilonggo. 70, 80, 90, goods na yan. Basta't nasa highway ka. At palagi nyong gamitin yung signal light nyo. Ano ba? Yung iba kasi mga kilonggo, no, naka-signal right, pero liliko sila sa left. Kaya nga nilagyan ng signal light yung motor at sasakyan para malaman ng sumusunod sa inyo if saan kayo liliko. At dapat, pag nag-signal kayo, 10 seconds, 10 to 15 seconds bago kayo lumiko. Yung iba, liko sabay signal. Paano pa yan malalaman ng mga sumusunod sa likod nyo? Dapat be a responsible rider. Okay, so now, nandito na tayo sa Uton. So, since malayo pa yung Dumangas Port, stay tuned lang kayo mga kilonggo, no? Kasi magbabalik pa tayo. Alright mga kilonggo, no? So, nandito na tayo ngayon sa Coastal Road, papuntang Dumangas Port. Nag-stop muna ako kasi chinek ko if nakarecord ba yung audio o hindi. Okay, so let's go! So mamaya mga kilonggo, no, ituturo ko sa inyo yung step by step kung ano yung mga kailangan na requirements if pupunta ka ng Negros Occidental from Iloilo. So I hope mga kilonggo, no, hindi marami yung truck dun sa port. Kasi nung last time, nung pumunta ako dito sa Iloilo, pag-uwi ko, maraming nakapilang truck. So I hope mga kilonggo ngayon, hindi masyadong marami yung mga truck. Para syempre, makasakay agad tayo. Okay, so ayan mga kilonggo, no, malapit na tayo. Ayan na, oh, kitang-kita na yung dagat. Sana makaabot tayo ng barko mga kilonggo, no, kasi meron ng isang kakaalis lang. So
So sana maabutan natin tong isang to. Okay, so since malapit na tayo mga Kailongo, no? Ito yung first step na dapat mong gawin bago ka pumasok sa loob ng port. So dapat kukuha ka muna ng ticket sa Coast Guard. So ayan, kukuha muna tayo ng ticket. Located yung building nila dito sa left side papuntang port. Ito. Magpapark muna tayo dito at kukuha tayo ng ticket. Yan. Okay, let's go. Good afternoon, sir. Ay. Okay, so ayan mga Kailongo, no, ito yung kanilang ticket na maliit. Kailangan natin ito mamaya bago tayo kukuha ng ticket sa barko. Okay, so let's go na mga Kailongo, no. Alright, so papasok na tayo ng Dumangas Port. Let's go! Okay, so next step, terminal fee. Dito, yan. O tara, samahan niyo ako. Thank you. Alright mga Kailongo, no? So ito na yung kanilang terminal fee. Ito yung Coast Guard natin at ito yung receipt natin. So next step is pupunta na tayo dun sa barko. Tinanong yung top speed natin mga Kailongo, no? Okay, so now let's proceed na dito sa barko. Ayan. Sana pwede pa tayo dito mga Kailongo, no? Mukhang hindi na yata. Ah, hindi na kasya mga Kailongo. Hindi na kasya. So bili muna tayo ng makakain mga Kailongo, no? Kasi puno na yung barko. So next trip na tayo sasakay. Whew! Sobrang init mga Kailongo. Okay. Okay, so maghihintay muna tayo ng panibagong barko. Maghihintay muna tayo dito. Okay, so mga Kailongo, no, i-check muna natin dito yung mga barko isa-isa kung saan ba dito yung papuntang Bacolod. Meron ng lang fast cut mga Kailongo, no. Yan, meron ng fast cut. I don't know if magkano yung pamasahe dito sa fast cut. Mukhang mahal mga Kailongo. Dito na lang ako sa Roro. Tanong muna natin if pa Bacolod ba to. Bacolod! Thank you. Alright, so let's go na mga Kailongo, no? Kinuha lang nila yung ticket. Okay, so doon daw tayo, sabi nila. Alright, so nandito na tayo ngayon sa barko. Magpapark lang muna ako. And after that, maghahanap na tayo ng pwesto doon sa ibabaw. At magpapahinga muna tayo. Alright, so mga Kailongo, no? So nandito na tayo ngayon sa itaas ng barko. At before tayo pumunta dito, after natin magpark, eh meron tayong binayaran na 480 pag naka-motorsiklo. At meron tayong finilapan na kanilang checklist ng mga passenger. So yan, magpapahinga muna tayo dito. Alright, so mga Kailongo, no? So nandito na tayo sa Negros Occidental. Hindi na natin na i-video yung pagbaba natin sa barko eh kasi nalobat yung cellphone natin.
So yun na nga mga kilonggo, no, ito yung step by step pag ikaw ay pupunta ng Negros Occidental galing ng Iloilo. So yung first step ay dapat kumuha ka muna ng ticket dun sa Coast Guard. And after that, papasok na kayo sa port at didiretso kayo sa may kanilang cashier at kumbabayad kayo ng kanilang terminal fee, which is 65 pesos. And after nyo makuha yung terminal fee na receipt at ticket, pupunta kayo agad sa barko kung saan yung gustong sumakay. And then, ipapakita nyo yung terminal ticket at yung receipt na nabayaran nyo. And after that, sasakay na kayo ng barko. At pagsakay nyo ng barko, kukuha kayo dun ng ticket, which is, kapag ikaw ay nakamotorsiklo, yung babayaran nyo is 480 pesos. Kasi yung sinakyan natin na barko is cargo ship yon. Iba yung kanilang rate compared sa passenger ship. At after nyo makuha yung ticket, pwede na kayong magpahinga sa barko. At after that, pagdating nyo ng Bacolod, pagdating nyo ng Predco Port, pupunta kayo dun sa kanilang office at ipapakita yung valid ID at fully vaccinated card. After nyo maipakita yung ID at vaccinated card, meron kayong babayaran na terminal fee, which is 50 pesos pag ikaw ay nakamotor. So sana meron na naman kayong natutunan dito sa aking channel at meron na naman akong naitulong kahit konti sa inyo about kung anong mga requirements na kinakailangan pag ikaw ay pumunta ng Negros from Iloilo. So sa mga hindi pa pala nakasubscribe sa ating channel, please don't forget to click like, share and subscribe to my channel to see the latest updates of my videos. Once again, this is Sid and thanks for watching Longo Motor Hub. Ride safe and God bless. Peace, yo.